Ayos na naman eh. Huwag ka naman malikot. Eh, hindi naman ako malikot eh. Sasayaw lang ako. And there's a know-how. Ayan, naminilos po na yung anak mo. Siguro natutuwa ka na, no? Of course not. As a matter of fact, I will sit down. Ayaw mo rin. Oh, kakapagod ka, bata ka, oh. Hindi mo tayo magsasayaw. Ha? Ayaw niya. Eh, natatabi mo nga ang buhok mo, anak, eh. Eh, hindi naman po, eh. Sumasagot pa, sumasagot pa. Di ba makakaong tayo? Tawag tayo. Ayan, eh. Kung okay lang kay Commander. Pero pagka ganyan, medyo nanggigigil na ang tono ni Commander. Oh? Eh, naku, tamayin na tayo, anak. Atsipa-tsatsay na tayo. Lolo, totoo ang tabi ni Ambu ko. Bakit? Ayaw kang maniwala? Aba, batag tataga. Hintay mo, ha? Para makita mo kung maayos. Oh, yes. Sige na mo dyan. Mukha mo. Oh, ano? Naniniwala ka na. Ay, ang ganda, oh. Wow. Piniar pa yung sarili niya. Ganyan. Hindi mo naman, ha? Pakis, ha? Ah. Tama na nga yan. Susuklayan pa kita. Teka. Huwag mo kawatin. Hayaan mo. Nakakatuwa, eh. Okay. Enteng, baka lumaki ang ulo nito. Wow naman. Hindi naman lalaki ulo niya pag lumalik na sa salamin, no? Enteng, hindi mo alam. Diyan nag-uumpisa ang kayabangan. Imposible. Itanong mo pa. Aisa, bakit mo hinalikan ng salamin? Eh, lahat naman po ng salamin, eh, hinalikan ko eh. Lahat? Aba, balay. Andiyan pala kayo. Lahat ba? Opo. Sa kwarto po namin, sa lolo edad. At saka ito, at saka ito sa banyo. Help. Eh, hindi naman yun ang tanong ko, Ayse. Eh, naman po ang tanong na lola eh. Na lola? Pero hindi ang daddy. Teka nga, bakit ba hinahalikan yung salamin? Eh, kasi natutuwa ako sa mestiza. Ayan, oh. Ha? Ayan. Wow. Hindi kita matek, ha? Ako? Mestiza raw siya, ha? Salamin sa banyo. Salamin sa kwarto ni Edad. Salamin sa salas. Wag yun. Kasi hawak ni Aisa. Ay, magigitla naman yung bata pag biglang nawala sa pagkakahawak niya. Naku, Enteng. Pumunta ka doon. Kunin mo, bilis. Okay. Bakit? Kailangan kunin mo yon dahil nahalikan na yun ni Aisa. Ha? Tama. Teka, para nahalikan lang, papalitan na. Yaman yun naman. Wala ka na maraming pagtanong. Kunin mo, dali! Aisa, Edad! Sandali! Yung salamin. Ah, ito. Hindi yan. Yung salamin na hinahalikan ni Aisa. Ah, ano? Ito po, dadalhin ko po ito eh. Amin na? Ayaw ko po. Gusto ko po yung ganito eh. Hindi, papalitan natin na iba. Ayaw ko po. May mistisyo po ito sa loob eh. Hindi, ikaw din naman yung mistisang nakikita mo eh. So, kahit anong salamin na tignan mo, hindi, makikita mo pa rin yun. Okay. Sa iba po ang salamin, maitim ako. Aisa, tiglaban. Para salamin lang, pinagdadamot mo pa doon sa bata. Total, ibabalik din naman niya pag uwi namin. Liga na! Liga! Liga!
Better luck next time, Enteng. Oh, sila pala kayo. Nasaan ang salamin? Ayun, dala ni Aisa. Ayaw ibigay. Ina, bakit? Huwag mo kong pigilan. Kailangan makuha ko ang salamin sa bag ni Aisa. Eh, wala ko sa bag niya. Hawak-hawak. Ayaw bituman. Ina, tumatalab na. Nagiging mayabang na si Aisa. Wow. Excuse me lang, no? Huwag naman sana ikagagalit na mag-ina, pero medyo may pagka-OA naman yung inyong mga reaksyones, New York, eh. Ba't naman yayabang yung bata? Yan ang nangyayari sa mga taong humahalik sa salamin. Pinsinasapian ang espiritu ni Vanidosa. Espiritu? Abay, kahit sino pa espiritu maglumaganap dito, eh, hindi naman siguro mangyayari yun sa bata dahil napaka-inosente ng bata, no? Eh, bakit nakakakita siya na mistisa sa salamin? Hmm? Oh, eh, siyempre. Nakikita niya yung sarili niya. Si Aisa? Mistisa? Bakit hindi? Mistiso ang tatay. Magloko. Kailangan itapon natin lahat ng salamin na hinalikan ni Aisa para hindi siya yumabang. Abay, hindi naman. Hindi ba kayo nangihinaing niya sa mga salamin niya? Sayang yan, ah. Hoy, tagalupa, huwag yan ang isipin mo. Ang isipin mo yung kayabangan dala ni Vanidosa. Birang Vanidosa yan, oh. Sige, makikisikain muna ako dyan sa Vanidosa nyo. Pero, kung pwede sana, huwag muna natin itapon itong mga salamin ng basta-basta na lang. Ibenta na lang natin. Sayang to, pera din to, no? May bibili ba? Sampo. Eh, tatlo lang yan, ah. Oo nga. Pero sampo yung sinasabi mo. Yun ang ibabayad ko. Sampo, ibabayad mo sa lahat ng yan? Eh, kasabi-sabi mo lamang tatlo lang, ah. Eh, di tatlo lang. Eh, kung basagin ko na lang, kaya yan mga yan. Ah, yun ang huwag mong gagawin. Mamalasig ka. Manakot ka pa. Ikaw talaga. Eh, ngayon pala, minamalas na ako. So, parat ang turing mo. Dagdagan mo naman. Eh, pag-aanhin ko ba yan, eh, iisa naman tong mukha ko. Oh, wala akong buhok. Wala akong buhok dito. Dito, wala rin. Dito naman sa isa, lalong wala rin. Eh, talagang hindi ka rapat-dapat. Nabayaran ko lahat yan. Ibig mo sabihin, Pipoy, eh, hindi mo re-regaluhan ang salamin ng nililiyag mo si Pale. Nako. Huwag mo lulukuhin niya. Mainit ang ulo niya na yan, oh. Hina mo talaga eh. Alam mo ba, ang isang babaeng maganda, oras na masulyap sa salamin, nawawala ang init ng ulo. Ay, ibig mo sabihin, nagagandahan ka rin sa kanya? Pag sinabi kong hindi, eh, magkakaproblema ka. Dahil hindi na siya magiging karapat-dapat sa isang poging katulad mo. Sabagay. Sige, 20. 20. 150. 100. Call. Ilis ka mo. Saan? Papel o tubig? Ay, may tagyawat ako. Magandang tagyawat. Hindi basta tagyawat lang. Meron ba nun? Bakit wala? Maganda ang iyong mga mata. Maganda ang iyong ilong. Ang iyong labi. Kaya, maganda rin ang tagyawat. Masarap halikan niyang tinitingnan mo yan. Sige na nga. Oh, eh, bakit yan ang hinalikan mo? Eh, sabi mo masarap halikan. Uy, Pipo yun, Miss Tisa, oh. Ako, eh dahil papalag na sana ako nung sabihin ni Paling Miss Tisa siya, bigla akong naisip na Miss Tisa nga naman siya. Talaga bang hindi ka naniniwala? Talaga bang
tristeza si Bale. Obvious naman, ha? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, si Vanidosa. Vanidosa na naman. Kaya na naman yung Vanidosa. Abay, hindi niyo makakalimutan talaga yung karakter na yan, no? Huwag mo siyang tatawaging karakter. Eh, ano naman ang gusto niyo itawag ko sa mga tigaigtantasya? Eh, daig pa nila, Madyong, eh. Sa Madyong, siyam lang ang karakter, eh. Eh, sila, eh, mahigit pa. Sa dinadamay mo, Tagalupa? Sige, pag nagka-problema ka kay Vanidosa, huwag na huwag kang hihingi sa akin ng tulong. Ganun din sa asawa mo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ba, wala pa rin, ha? Hindi nga gawa mo. Eh, di pinasusulpot ko yung tigayang kantas, ha? Di ba, hindi naman sila kung dumating dito? Enteng, ibahin mo si Vanidosa. Ako, ano pinakaiba nung kay Reyna Ilusionada na may pawisik-wisik pang ganyan. O kaya naman kay Yaya Encantada na may papitik-pitik. O kay si Labander na may pasosyal-sosyal na koleyala style. Si Ansa Flo na kung tumira eh parang hindi mo maintindihan, may pagganyan-ganyan pa. O si Mariposa na agogo dancer style. Ganun-ganun. Sige, magluto ka pa. Tignan natin kung hindi ka hihingi ng tulong sa amin. Nakakita mo na? Nakakita mo na? Abay, kayo itong nagbibintang ng kung anong-ano sa mga humahalik sa salamin. Pero sa totoo lang, ha? Kayo, itong mga arugante yung dating. Huwag ka mag-alala. Mangyari na mangyayari, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo, mag-ina. Sino mo ba talagang pinagmamalaki mo? Aba, siguro nakahalik ka na rin sa salamin, kaya naging hambog ka. Ano, sumagot ka. Ama na po. Naku, itong asawa mo talaga. Nasa Encantasya na ako naririnig ko pang reklamo. Wow, ako pa ngayong mareklamo. Vanidosa, kung sino ka man, kung saan ka man naroon, pumarito ka na at may kakampi naman ako. Ente, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Pero kung sabihin nagsiselos ka, at malay ko sa kung ano itsura niyong Vanidosa ngayon. Oh. Ayos ah. Ano nangyari sa'yo? Ba't may black eye ka? Eh, nakipagsuntukan doon sa kaklase niya. Hindi ko inabot kaya hindi ko nasaway. Ba? Bakit na naman? Eh, kasi ayaw nila maniwala ng mestizo ako kaya sila. Sila? Eh, gumante. Ay, gumante. Ito ah. Tignan mo. Yan ang gante ng kaklase mo sa'yo. Maganda ba? Maganda po. Ano maganda? Eh, hindi na mistisa yan. Mistisa pa rin po. Aisa. Daddy, mangyari na kung mangyari. Ang mistisa pa rin po ako. Kanina pa yan, ganyan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tagal. Masisiraan ang bayit itong setting eh. Kung hindi man hindi kang hawak-hawak, eh kung ano-ano namang mga pasulang alaman. At saka... Bale, ano ba nangyayari sa'yo? Mag-contact lens kaya ako ng kulay blue. Baka makabawas na ganda ko yun. Di ba, no? Hindi, subukan mo muna. Hoy!
ikaw ang kausap ko, ha? Ah. Eh, sino? Sino pa? Eh, ditong magandang to. Hindi. Sorry, ah. Eh, chinichismis kita kay Bali na nasisiraan ka. Yung pala, eh. Si Bali, lumalala. Ma, bakit mo alam? Panidos. Mahirap paniwalaan, eh. Pero totoo. Siguro nga. Tama ka. Mali ako. Ano? Masaya ka na? Hindi. Eh, ayaw ko niya lang nangyayari sa iyo, eh. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako hihingi ng tulong. Abay, pwede ba yun? Ay makaibigan tayo. Ente. Oo, oh, sakmo. Ang sabi mo? Ako pang tinanong kung sinong kausap ko. Manuloko ako nito. Naluloko na nga yung mga nandito sa loob ng bahay. Isa, tinatanong kita. Tinatanong daw. Grabe si Ice, eh. Parang, eh talaga naman gumagrabe. Hindi kaya nagpapakute lang yung bata. Susuot na ng high heel ang anak mo, paano magpapakute yun? Nakukute na ako, eh. Sige, magpatalo ko kay Banidosa. Banidosa na naman. Ayaw mo maniwala kay Banidosa? Sige, makipagkita ka sa kanya. Tingnan ko lamang kung sinong matatalo sa inyo. Ente, natatakot ako sa kanya, eh. Bakit? Masama ba itsura nung Banidosa yun? Hindi sa ganon, pero baka kunin ka niya sa akin, eh. Eh, hindi naman ako sasama. Eh, paano kung ikaw maging vanidoso? Kung ang sarili mo lang ang mamahalin mo habang buhay? Ang tao ay pinapanganak ng mayabang. Oo nga, pero ang kayabangan ay maaring lumala pag hindi pinag-iingatan. Mag-aaway na naman tayo dyan, eh. Bahala ka nga kung ayaw mo maniwala. Pero paano si Aisa? Oh, sige. Kung totoo may Banidosa, ipakilala mo sa akin at kami magtutuos. Kaya mo ba siya? Kakayanin ko! Nasaan na siya? Halikan mo lang ang salamin. Para makita mo siya. Ano? Faye!
Alam nga naman, manood ako habang may hinahalikan kang iba. Ikaw si Panidosa? Enteng, halikan mo ang salamin. Ano ka ba? Salamin? Wow. Hindi ikaw yung salamin. Ikaw si Panidosa? Wala nang iba. Ba't pareho tayo ng dalaw? Ako ay nasa loob ng lahat ng tao. O ano? Naniniwala ka ng totoo ako? Believe ka na ba? Medyo. Medyo? Matapos yung ginawa ko sa anak mo at sa tinderang si Bale, tapos ngayon, medyo lang. Sige, kung talagang ano, kung talagang totoo ka, pakawala mo si Aisa. Ayoko nga. Hindi na, hindi na. Okay na, niniwala na ako, bilib na ako. Biglang-bigla naman yata. Kaya mo nito, oh. O, sige. Aalisin ko na ang kayabangan ni Aisa sa isang kondisyon. Ano yun? Papasok ka dito sa salamin at sasamahan mo ako habang buhay. May ibang ka ba? Hindi. Gusto ko lang magkaasawa. Eh, may asawa na ako eh. Sa labas ng salamin, oo. Sa loob, wala pa. Halika na rito para magkaroon na tayo ng Aisa. Paano? Yan. Yan ang espiritu ng kayabangan. Sinasama niya ako sa loob ng salamin? Eh, syempre. Mayabang siya. Gusto niya lahat ng lalaki ay hahanga sa kanya. Ganun ba yun? Nagdududa ka pa. Hayaan mo na siya, Cloroteyan. Ang ayusin natin, si Aisa at pati na si Bale. Tumito ka muna, saling pusa! Dito na lang po kayo muna, Edad. Baka maawa po kayo kay Ice. Bakit? Papaluin niyo ba? Ho, kakausapin lang namin ni Ina. Dapat naman. Huh? Eh, hindi naman matindi pag pagyayabang ng bata. Nakakatuwa pa nga, kaw mo eh. Opa, sige. Mapasok na po ako, ha? Sige. Ingat lang. Ano ka ba naman, Bale? Eh, narinig mo naman na sinabi ni Enting, ha? Oo. Pero hindi ko matanggap eh. Ano yung sinasabi niya magising na lang ako? Bakit? Tulog ba ako? Eh, kasi naman eh, wala ka nang inaarto pa, kundi pagtitignan mo ng pagtitignan niya, sarili mo dyan sa salamin eh. Eh, ang ganda kasi nang nakikita ko, oh.
Kung ako man ay nagagandahan din. Pero please naman, huwag ka namang masyadong uway sa paghanga mo dyan sa sarili mo. Alam ko na, Pipoy. Oh, titigil ka na. Takuko na ito itong litrato itong mukha kong to, sabay ididikit sa card at ititindang Christmas card. O, oh, diba? Oy. Huwag mo sabihing mistisa ka rin. Bali. Edod naman, eh hindi naman na kailangang itanong pa, no? Dahil kitang-kita naman, eh. Pipoy, dalihan. Ano ba? Ano nangyayari dyan? Bakit? Pumalik din siya sa labi niyan, ano? Bakit ulan niyo alam? Alam ko, ganyan din nangyari kay Aisha. Siguro may pumasok sa tuktok nila ang kakaibang paghanga sa sariling mukha. Kaya, halik ng halik doon sa labi. Totoo ba yun? Oo. Huwag mo sabihin, interesado ka. Ah, basta edad. Kahit anong mangyari. Kailangan maputol ang balakid sa relasyon namin ni Bale. Oye, teka. Saka pumunta. Wait. Anong malay mo? Baka may sumumpa dyan sa mga salamin na yan. At alam ba, si Aisha tinamaan na rin. Naku, hirap ang magulang niya. Naku, maniwala ka sa akin. Ano ba naman tao ito, oh? Pipoy! Bale! Si Bruce Willis, oh! Si Sybil Shepherd! Si Bruce Willis! Sybil Shepherd! Si Bruce Willis! Hoy, magsisingil na nga kayo! Si Bruce Willis! Hoy! Si Bruce Willis na rin! Si Bruce Willis! Si Bruce Willis! Ayaw na po kung maniwala. Stage naman po talaga motak ako eh. Eh, kahit naman hindi eh, mahal ka pa rin namin. Wala na po ako magagawa dahil maganda pa rin ako. Wala naman anak nagsasabi na hindi ka maganda eh. Eh, di wala tayong problema. Aisa, hindi dapat ang palaging tumitingin sa salamin. Eh, ba't po sa picture? Magandang picture. Tulad ng ano? May volcano. Bakit? Mukha ka bang vulkan? Vulkan na maganda. Nasaan ba magaling mo asawa? Huwag yun naman po pagalitan, oh. Eh, siya may kasalanan nito, eh. Siya ang nagpalala. Kung hindi niya, dahil sa kanya, lumaki tuloy ang ulo ng bata. Nasa kwarto po, kausap si Vanidosa. Ay, ina, huwag. Baka makita po kayo ng anak. Maglakad na lang po kayo. Pero hindi. Si Aisha talagang nahilig lang magpatawa. Pero si Bale, aba, nagkaganon. Ano ba talaga? Isa lang naman talagang sigurado dito eh. Ano? Na mangyari na mangyayari, eh hindi ako papasok dyan. Hindi ko ipagpapalit yung pamilya ko sa'yo. Ha! Iniwan ka na ni Aisa dahil sa sobrang paghanga niya sa sarili niya, hindi ba? Hindi ba? Tantanan mo na yung bata. Kawawa naman yung bata, walang hamuang-muang pinaglalaruan mo. Hoy, hindi ako nakukuha sa pakiusapan, no? Ano ba talaga ang gusto mo? At hindi kita tinatanong, ha? Sinasabi ko sa'yo na ikaw ang gusto ko, maliwanag? Ayoko! Ayoko! Bitiwan mo ako, ha? Ba't malakas ka? Natural! Ako si Vanidosa! Ang espiritu ng kayabangan! Ako ng kahinaan ng lahat ng tao. Kaya sumuko ka na. Halika na, sumama ka na. Ayoko! Inahapit! Sa lolo! Ah!
Narinig ka. Hindi ko na makapasok agad eh. Alam nga naman magpakita kami nakapangyarihan sa harap ni Aisa. And then? Ano nangyari sa'yo, Tagalupa? Enteng daw, oh. Tagalupa daw, oh. Hindi ako si Enteng, no? Excuse me. Si Vanidosa ka, no? Si Inga. Ang bilis na talaga. Ako nga. Ayaw pumasok ng Tagalupa sa salamin? Pwes, ako ang pumasok sa kanya. Kita nga, meron tayong kasabihan na if the man cannot go to the mountain can go to the man. No? May kapangyarihan din yata ako. Huwag mo nang uulitin yon, Vanidosa. Aba, what can I do? Eh, sa'yo nang gusto kong gawin, no? Vanidosa, hindi ka pwede magpakita ng kapangyarihan mo sa ibang tao. And why not? Why not? Vanidosa, gusto mo bang lagyan ko ng peklat yung mukha mo? My beautiful face! Ina naman, how can you do such a do? Kung ayaw mong gawin ko yon sa'yo, Vanidosa, iwanan mo ang katawan ng Tagalupa. Wow! Ito po nila ako, no? Ibang klase talaga sila. Huwag kayo mag-alala. Susubukan mo magpakabait habang nandito ako sa katawang ito. Hindi ka pa rin aalis dyan sa katungan ng asawa ko, Vanidosa? Hindi, ah. Buong buhay akong nasa loob na salamin. May pabayaan nyo naman ako mamasyal kahit pamisa-misa, no? Kahit konti lang, no? Enteng ang pangalan mo dito. Enteng daw. Eh, hindi mo tayo tinatawag sa pobre Tagalupa, no? Sige. Siya na. Enteng na akong enteng. Pwede na, Vin. Para may kulang. Kulang sa ahit. Ah, alam ko na. Thank you.
Kala ba ninyo maganda yung gimmick ninyong yan? Imposible ikaw si Gabby Concepcion. O si Richard Gomez. Mas gwapo ka lamang ng konti. Don Sulueta? That is insult to you, Bale. Anong gagawin mo kung makita ka ni Mother Lily? Si Busbit. Ngayon pa lang ay isipin mo na kung sa Regal, sa Seco, o sa Biba. Naku, Bale ha. Huwag kang papayag sa gusto ni Kuya Germs. Gagawin kang kurang sa Super Soya. Higit lang na mga calls dun sa beauty mo, no? At nako, intriga lang ang aabutin mo dun. Bahala na nga kayo. Si Enting na bahala sa inyo. Bala. Bala. Edad po. Huwag po sana kayong mabibigla sa sasabihin namin, ha? Tukol siya. Tukol sa anak ninyo. Ay, sayang mo. Alam problema, kahit anong pasukin niya, kaya niyan labasan. Eto nga, pinakakatiwala ko ng dalawang moko ko na yan. Bala, hindi niyo naiintindihan eh. Ano? Kasi... Ano ba? Kasi... Bala eh. Huwag niyo sabihin may nangyayari sa anak ko. Nakatulad niya dalawang yan. Parang... mas malala po dyan. Beko! Pala yung kutong lupang anak ng Tagalupa. Nye! Bakit? Kamukha kayata nung kapitbahay natin, ah. Sino? Si Elizabeth Salagubang. Maganda rin ba siya na katulad ko? Parehong hindi. Bata batuta. Baka akala mo pwede mo akong ganyan-ganyan na lang, ha? Baka nakakalimutan mo. Kilala kita. Kilala kita kahit pagbalibalik ta rin ka, ikaw pa rin 'yon. Ikaw ay alipin ng salamin at believe na believe sa kanyang sarili. Hindi po yata. Ano ang tawag mo dyan sa hawak mong 'yan? Ulala, kuti-kuti. Bilib na ako sa'yo. Bilib na ako sa'yo. Apo, hindi naman kata-kata kayo, no? Akala ko nung una, pandidirihan na kita eh. Ano? Itong ganda ko to, pagdidirihan nyo? Ito naman. Hindi, anak. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Tulala. Kuti-kuti. Tulala. Kuti-kuti.
ko. Nako, ay siya, maniwala ka sa lolo. Alam ng daddy mo ang ginagawa niya. Ay! Oh, ano? Nakapagtrabaho ka na ba? Naku ha, ang dumi-dumi dito, ang alikalikabo! So, paano ka naman makakapagtrabaho? The atmosphere is not conducive to work. Hindi, ibig sabihin, hindi totoo trabaho. Kamukha ni Pipoy at ni Bali. Sino? Pipoy, Bali. Teka, wawarningan ko sila para wala silang masabi ha. Sandali lang. Hoy, sandali lang. Maari ba ibaba nyo muna yung mga salamin nyo? Eh, Dad. Oh. Kayo man ho ang makaroon ng ganitong mukha. Hindi ninyo ako masisisi. Kung tumitig man kayo ng tumitig sa salamin maya't maya. Hoy, Pipoy, kung magsalita ka naman, parang mas maganda ka pa kaysa sa akin, ano? Aba, ito ang sinasabi ng salamin ko. Eh, sinungaling naman yung salamin mo eh. Eh, mas iba naman ang sinasabi nitong salamin ko. Hmm, oh, ayan. Oh. Ayan, linisin mo't ng lalabo na yan. Tingkultong ba? Teka, huwag kayo mag-away. Edan, kayo na mismo ang humusga. Sino sa amin dalawa ang mas maganda ang itsura? Sino? Sabihin ninyo. Hindi. Ano? Oh, meron pang mas maganda ang itsura kaysa sa inyo. Imposible. Mukhang gaganda kaysa sa akin. Meron. Ang anak ko, si Enteng. Diba? Kunin ko siya. Ito na ako. Paano na naman gaganda yun, no? Eh, Dad, nagpapatawa ba kayo? Hoy! Ni isa sa inyong dalawa, eh walang karapatan tumabi sa angin sa picture taking, no? Kaya excuse me lang. Sige, anak. Sige. Bira, bata. Isa lang ang pinakamaganda rito, oh. Ako na yun. Tapo! Mabuhay ang anak ko maganda! Nako! Inash! Huwag ka naman magising. Magising pa yung bata eh. Natulog na yun. Di ba natulog na yan kanina? Natutulog na naman? Eh, kasi ina eh... Kung hindi mo masabi, ako ang magsasabi. Nakatulog uli ang batang yan dahil sa kaiyak, dahil sa dalang kahihiyan ng kanyang ama. Hindi. Hindi maaari. Hindi ako kagaya ng iyong biyanan na konsentidor. Hindi na nahiya. Nagkukulurete na yung kanyang anak. Pinagmamalaki pa. Ina naman eh, alam na natin pareho na hindi naman talaga si Ente ang gumagawa nun, kundi yung masamang espiritu ni Vanidosa na nagkokontrol sa kanya. Ewan! Ba't yung iniwan si Faye? Napahiya ba kayo sa kanya? Ikaw, Tagalupa, ha? Huwag mo akong susumbatan. Dahil pareho kayong mag-ama na nagkakalat. Ayun naman, oh. Imbis na tumulong kayo kay Edad, nilalait niyo pa ako. Tama naman siya. Anong ibig mo sabihin? Mabuti pa, mag-usap po tayo ng harapan nang malaman niyo. Meron ho akong naisip na paraan. Ito ang dapat niyong gawin. Inuutusan mo ko? Hindi ho. Pinakikiusapan ko lang ho kayo. Alam niyo namang, hindi ako makakalabas dito hanggat hindi ako nawawala sa
Sa ano ni Manidose? Ano po ang gusto niyong gawin ko? Kailangan, lagyan niyo ng marka si Manidose. Yung peklat. Utos-utos pa ito, mali. Kanina, pinakiusapan ko na siya. Pero pinagtawanan lamang niya ako. Kaya bakit ko ba siya lalagyan ng peklat? Hindi niyo naman hulalagyan ng peklat eh. Dahil kung lalagyan ninyo, eh, pwede niya rin alisin. Ay, ibig kong sabihin, ina, ang dapat na maging peklat niya ay hindi gawa-gawa. Kailangan totoong peklat. Ang ibig mong sabihin? Kuha niyo na. Kami na ang bahala ni Edan. Okay. Sige, lumabas ako kayo at dito na lang ako sa sala. Sala? Salamin. Hey, eh, di ba, no? Mahirap pang magpa-beauty. Aba, ay talagang mahihirapan ka nga dyan. Kuya, totoo lang, hindi ko kailangan to para masabi kong maganda ko. Ay, totoo lang din. Eh, may tagpapaayos ka pa. Siyempre naman, para managdagan ng beauty ko, no? Nang malilaw yung malaman kung sinong mananalo sa atin, ano? To. Pwede ba, Mang Edad? Ha? Anong Mang Edad? Ah, oo nga pala. Si Edad naman. Ano naman biro? Anyway, oh. Pwede ba kausapin mo muna ito si Calvin para nito hindi ko maistorbo? Calvin? Calvin, as in Calvo. Ah, sige. Mang Calvin. Dali lang. Bata. Ano ba ang gusto mong pagawa sa anak ko? Eh, magpapakulo to. Buho! Asa? Ah, problema na ako na enteng yun. Ewan ko ba, ina? Pero, ang tingin ko sa gagawin ninyo, parang intriga. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero tila yata, ito na lamang ang nalalabing paraan. Eh, pag-aawayan niyo po ang dalawang tao? Bahala ka na kung ayaw mo kaming tulungan. Pero alam ko na kung anong dapat kong gawin. Ano po? Tingnan mo. Ano pong gagawin niyo dyan? Shhh! Pipoy! Pipoy! Halika! Tali! Wala ka, Edad. Dinig na dinig ko yung ano eh. Kita... Na... Ba? Ano ba ito? Ba? Parang gamit siya isang parlor, ano? Oo. Katulad ng ibang gamit ni Enteng. Ang kienteng ay gamit para sa mukha. Oo. Oh. Ito naman ay para sa buhok. Alagay na. Pwede hindi akong kulitan. Bakit hindi? Eh, sige na. Tuloy na. Eh, pero wag dito. Doon tayo sa labas. Dito na lang, ho. Dito na lang. Hindi, people. Mas mabuti doon sa labas para makita ni Bale na mas maganda ang kulot mo kesa sa kanya. Oo nga, no. O, sige na. Ako lang ako maglalabas doon, Alimadienta. Eh? Kukulutan ako. Balay, ah. Alam ko yung ginagawa ko, ah. Katulad din yung ginagawa ni Enteng, ah. Oo. Balay, katulad ng ginagawa ng tunay ninyong anak. Edad, kukulutan ako. Tunay na anak? Bakit? Meron pa ba akong ibang hindi tunay na anak?
ka rin maganda. Naku, ente nga. Baka kung anong ginagawa mo sa akin. Mahala ka naman niya kay Reyna Ina. Anong Reyna Ina? Aalayan, ma. Hindi ba parang Reyna ang drama niya? Ah, basta. Mas maganda pa rin ang itsura ng ginagawa ko. Sino? Oy! Ano dyan na? Nandun mo muna kami. Ay, nabat ko na. Ano ang ibig sabihin nito? Eh, tagal-tagal mo kasi. Kaya kainan na lang ako makakulo. Marunong ba yan? Talaga? Pupurihin natin si Peeboy kahit ano ang itsura niya, ha? Oh. Hindi pa rin ako ang maniniwala. Dahil ako lang ang pwedeng magpaganda. Dahil ako lang ang maganda. Hindi ba, Ete? Nangugi ka naman sa akin dahil lalo mo akong pinaganda. Naku. Tama na, Peeboy. Tapos na. Oh. Ang bilis mo naman. Ang gwapo! Ang ganda ng buho! Lago! Agoy, Peeboy! Ilisin ka, no? Ilisin lang yan! Nauto ka lang nila, no? Uy! Ay, ito nga, kulot eh! Kulot na kulot, oh! Kulot! Yung buho ko, kulot! Yung sa'yo, kinke! Uuto ka na nga ng insulto ka pa! Hindi ka na perfect. Kaya humiwalay ka na sa akin, bumalik ka na rito. Talaga. Salamat. Nagpasalamat pa tong walang utang na loob na ito. Siya na nga ang binigyan ko ng pagkakataong maging pinakamaganda sa lahat. Tse! Aanin ko naman ang pinakamagandang mukha. Kung kasama naman nun, eh pinakamasamang ugali. Marami ka pang daldal. Basta, ako pa rin ang mananalo sa huli. Dahil ang kayabangan sa mundo ay kalat na kalat na. Bahala ka. Tutal, marami na namang inis sa mayayabang eh. Che! Che ka rin.